na magkaroon ng advising elder ng deacons. Para pag nag-meeting ang deacons, meron kayong advisor. So, ipa-approve niyo po yun sa church board bilang policy na lahat ng departments ay kinakailangan may advising elder. Pag hindi available ang elder na umatid ang meeting, hindi matutuloy yung meeting. Bakit? Bakit po? Kasi baka magka-problema kayo. Ngayon, kung emergency na wala yung elder, ng advising elder, si advising elder, tatawag kay head elder, hindi ako available sa meeting ng department. Pwede bang ikaw muna? Tatandaan nyo po, gagawin nyo lang po yun kapag life and death situation. Kasi baka naman lagi niya, ay, ikaw na lang lagi dito, ayoko na dito eh. Baka takas ka na lang ng takas. Dahilan ng dahilan. So gagamitin nyo lang po yung pag-relievo pag may mga life and death situation kayo. Pero hindi laging life and death situation. Okay po? So may mga advising elder. Si lahat ng mga advising elder, titipunin yan sa Board of Elders. Ang advisor ng Board of Elders ay ang ating district pastor. Yun po yun. So yung problema ng isang department, isosolve ng advising elder. Pataas ang solve ng problema. Kasi pag hindi pataas, magkakalat lang kayo ng basura. At pag dumami yung basura, hindi nyo na kayang solvin. Saka nyo dadalhin pataas, malalong lalaki yung problema. Pag hindi kaya ng Board of Elders, District Pastor. Pag hindi kaya ng District Pastor, dadalhin sa ministerial. Ay, sa area chairman. Pag hindi kaya ng pataas, nakita nyo po. Pag hindi kaya ng area chairman, dadalhin sa CLC. Pag hindi kaya ng CLC, dadalhin sa NPUC. Pag hindi kaya ng NPUC, ang huling-huling sasagot, Diyos. Amen? Amen. Ganun po ang proseso natin. Para maiwasan yung mga pagtatalo-talo sa board, dapat department pa lang, approve, solve na kayo. Alam nyo na. At kung hindi nyo alam yung ganung proseso, lahat po ng training kukunin lagi sa hari ng distrito. Siya lagi ang magpo-provide, si Pastor Christian, ang magpo-provide ng lahat ng kailangan nyo. Uulitin ko, hindi po ako, kundi ang hari ng distrito, ang district pastor. Sa kanya, Pastor, hindi ako marunong mag-presider, worship leader. Punta kayo sa kanya. Pastor, baka pwede ikaw muna. Ay, iba ho yan. Iba ho yan. Ibang delegation nyo. Iba ho yun. Reverse delegation yes, mo. So, ano pa po? May tanong pa kayo? Pupunta na tayo sa leveling of expectation na tayo. Alam niyo na ngayon ang job description niyo. Bago tayo mag-break ng alas 12, ngayon naman po, mag-isip kayo ng mga problema na kaya niyong solbin, isolve sa inyong mga department. Tapos pag-usapan niyo, pag hindi niyo kaya, dito niyo ngayon sasabihin sa amin. Sa district pastor. Okay po? Labas po uli kayo. Mga 2 to 3 problems po ng isang department. I-solve nyo doon. Pag hindi nyo kaya, saka pa lang kayo pupunta sa pataas. Kasi alam ko, may problema ang bawat department. Wala kayong problema. Walang challenges. Challenges na lang. Challenges. Kasi po, ang district pastor ang magpo-provide ng lahat ng resources, ng materials na kailangan. Halimbawa, katulad yan, kulang, hindi kayo, ayan, pag-usapan nyo muna. Magre-recommend kayo laging pataas. Pag hindi nyo kayang isolve sa baba, recommend. Example pa sa problem. Bigyan mo ako ng department. Problema ng deacons. Ang deacons at deaconesses, sila ang mga siga. Yung term ko, siga ng church. Pag meron diyang sigaw ng sigaw, hindi nyo kakalad ka rin. Hindi nyo kakalad ka nga rito. Hindi. Hindi tayo ganun. Hindi tayo katulad ng ibang reliyon. Bubulong natin, kapatid. Medyo mataas yung tono mo. Pwede munang mag-ano tayo.
tayo. Umupo ka muna. Kumalma muna tayo. May mga batang tumatakbo. May mga batang tumatakbo. Hindi mo kukuratin yung... Singit. Tato. Ay, anong pangalan ng nanay mo? Kakausapin ngayon yung nanay. Ay, ako po yung deacon dito. Isa sa mga deacon. Yung anak niyo po ay takbo ng takbo. Baka pwede po pag divine worship ako po inyo. Kung hindi niyo, kung hindi siya kayang papain, baka may maitulong kayo. Paano po yung pas yung deacon mismo? Baka may maitutulong. Ayan, yan. Yan. Yung deacon is ang may... Oh, yan na, lumalabas na. Lumalabas na yung mga problema. Di ba, Matthew 18? Diba? Kung nagkasala sa'yo, ang kapwa mo, kausapin. Okay, punta po kayo. Ano po yung mga challenges? Mga challenges ng isang department nyo o nang naranasan nyo in the past na paulit-ulit na nangyayari na hindi nasusolve. O, sige po ha. Labas po uli kayo. Sige po. Sige po, labas. Ano na po ito? Para malaman natin, ma-assess natin. Para ma-assess natin, matulungan po kayo ng ating district pastor.